Hi everyone! Masayang buhay! Welcome to Pagkaing Rapsa! Today's recipe, ang lulutuin naman natin ay ensaladang talbos ng kamote. Kaya naman, let's start! Ang una nating gagawin ay, of course, lilinisin natin ang ating talbos ng kamote. So, madalas kasi ito ay may mga nakaipit na dumi or karaniwan, mga lupa. And ang ginagawa natin dito ay binababad muna natin ito sa tubig na may asin para matanggal yung mga nanikit or nakadikit na mga dumi or unwanted organism dito sa ating talbos ng kamote. So hanggat maaari, iniisa-isa ko yung paglilinis ng dahon ng kamote or talbos ng kamote. And then while waiting, ihanda naman natin ang ating ibang sangkap or ingredients katulad ng kamatis. So mas masarap dito yung kamatis na medyo maniba kasi ito ay mas malutong. Ihiwain lang natin ang ating kamatis ng pahaba. Gayun din ang ating sibuyas. Pwede tayong gumamit dito ng sibuyas na puti para ito ay mas manamis-namis at medyo hindi siya ganong katapang sa ating panlasa or pungent. And then ang ating kalamansi. Next ay nagpapakulo na tayo ng tubig at dito natin ibablanch or lulutuin saglit ang ating talbos ng kamote. Ito ay nilagyan ko ng konting asin para magkalasa ang ating talbos ng kamote. Pero kung gusto nyo pang inumin yung pinaglagaan or paglalagaan natin ng talbos ng kamote dahil ito ay healthy din naman, parang magiging tsaan nyo ito, huwag nyo na siyang lagyan ng asin. And then, once na kumulo na, itambog na natin agad ang ating talbos ng kamote. Importante na hindi natin ma-overcook ang ating talbos ng kamote kasi hindi na siya ganung ka crispy or crunchy. And we don't want that kasi mas masarap sa salad ay yung medyo malutong yung ating mga ingredients. So, lakasan na lang din natin yung apoy at siguraduhin natin na even yung pagkakaluto ng ating talbos ng kamote. So, mga ilang minuto lang natin itong lulutuin and then pwede na natin itong hanguin. Huwag din natin itong tatakpan, hayaan lang natin itong maluto without the lid ng ating kaldero or kung saan mo kayo magluluto or kawali. And I think ready na ito, hanguin na natin ang ating talbos ng kamote. Next ay sunod natin ipe-prepare ay ang ating kalamansi. So hindi tayo gagamit dito ng suka kasi mas mainam kung mas natural yung mga ingredients na gagamitin natin. So instead na suka yung gagamitin natin sa ating salad, gagamit na lang tayo dito ng kalamansi or pwede kayong gumamit dito ng lemon. And then ilalagay natin ang ating bagoong. So kung gusto nyo na mas maraming bagoong, pwede nyo pa siyang dagdagan. Pero make sure na hindi ito magiging maalat. Kasi baka naman hindi na natin makain yung ating ensalada. Kung gusto niyo, ilagay na lang ninyo yung ibang bagoong sa gilid or maglagay na lang kayo sa isang lalagyan kung gusto nyo pa ng additional na bagoong. Next ay ilalagay na natin ito sa ating serving plate. So bahala kayo, nasa inyo na yan kung gusto nyo paghalu-haluin lahat or parang i-layer nyo yung paglagay ng ingredients. And dadagdagan na lang natin ito ng konti pang bagoong alamang. So itong bagoong alamang na ito ay timplado ng maanghang at manamis-namis. And then, lagay na natin ang ating mga ibang ingredients katulad ng ating kamatis, sibuyas. Nagdagdag lang tayo ng konting sibuyas na puti para mas manamis-namis. And ang ating itlog na maalat. And yung itlog na maalat na yan talaga namang nagko-complement yan sa ating ensalada. And just like that, ganun lang kadali ang ating ensaladang talbos ng kamote. Kainan na!